Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 2, 2024 at pag-usapan po natin yung inaantay po nating sagot ng Department of Justice dito po sa tanong po ito ha. Tuta ba itong si Ombudsman Martires ng mga Duterte? Kasi nung mga nakaraang araw, harap-harapan niya pong sinabihan sa public. Publiko, napagsama ko yung Tagalog at English. Nakakatawa naman si Tapuan. Ano? Harap-harapan niya pong sinabihan sa publiko, ito pong si Undersecretary Jess Andres. Shut up, sabi niya. Sumagot na po dyan. Ito pong si Secretary, Undersecretary Andres na we will not shut up. Pero balikan muna natin, ano ba yung nangyari? Bakit po nagkaroon ng mga ganyang world war ngayon sa pagitan ng dalawa? Ang sistema kasi, itong ating Vice Presidente, hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat po ito, ay marami pong di umano'y paglabag na ginawa sa batas, katulad po ng grave threat, yung pagbabanta na ginawa niya sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, yung kanyang libelous remarks against our particular First Lady na si Attorney Liza Araneta Marcos, tapos yung possible din po na kanyang paglabag sa Republic Act 11479 or the Anti-Terrorism Act of 2020. In particular, yung Section 4 at Section 5 po nito. Kasama din po yung mga isinampang kaso po ng ating Philippine National Police kaugnay naman po nung nangyari na di umano'y grave coercion nitong si Sara Duterte at ng mga kasama niya sa ating mga kapulisan, disobedience to a person of authority at saka yung I forgot the other one. Ano? Grave coercion, disobedience, and direct assault. No? At syempre, sa mga nangyayaring hearing din po dyan po sa Quadcom or dito po sa Committee on Good Government and Public Accountability, maaaring ang posibleng kasong kaharapin naman itong si Sara Duterte sa paggamit po ng confidential funds ay either technical malversation or plunder. At syempre, sa mga binanggit po natin na posibleng paglabag na yan sa batas, na tanong ito pong si Ombudsman Martires kung bakit daw po ganito yung dapat nilang gawin, dahil initially kasi nagpahayag itong si Undersecretary Andres na pwede pong imbestigahan at the same time mag-provide ng disciplinary action ito pong Ombudsman dito po kay Sara Duterte. Ngunit hindi po yan naging katanggap-tanggap kay Ombudsman Martires. Kaya dito po sa balita nung nakarang araw, sinambit niya po ang mga katagang shut up daw po ito pong si Jess Andres. Balikan po natin ang balita na ito kamakailan. Wala raw nakikita sa ngayon ang Ombudsman aksyon ni Vice President Sara Duterte na dapat imbestigahan ayon kay Ombudsman Samuel Martires. May bulta rin siya sa opisyal ng Justice Department na nagsasabing dapat disiplinahin ng Ombudsman ang Vice Presidente. Nakatutok si Joseph Morong, exclusive. Tinitingnan na rin ng Office of the Ombudsman kung ang banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos ay bagay na maaari nilang aksyonan. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, magagawa lamang daw ito ng kanyang tanggapan kung makikita na ang mga aksyon ng Vice President ay ginawa bilang bahagi ng kanyang trabaho. Pero sa ngayon, as far as we are concerned right now, we have not seen any acts of the Vice President that we should investigate. Well, okay. We do not find anything that... Wala daw siyang nakikita na kahit anong gawi o akto nitong si Sara Duterte na dapat imbestiga ng Ombudsman. Aba, mukhang hindi niya yata nakikita yung posibleng paggasta ng hindi tama ng Office of the Vice President at saka ng Department of Education sa confidential funds. Anyway, sino ba itong si Ombudsman Martires? Siya po ay unang itinalaga bilang Associate Justice ng Supreme Court ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago po siya mag-retired, at nang mag-retired na rin, ito pong si Ombudsman Morales. Siya po ang napili noong July 26, 2018 na humalili kay Ombudsman Morales. Basahin po natin yung balita. Balikan po natin ito, ano? Manila, Philippines, President Rodrigo Duterte appointed Supreme Court's
Associate Justice Samuel Martires as the next ombudsman. Duterte announced in a speech in Ipil, Zamboanga, Cebu on Thursday, July 26, that Martires will replace Ombudsman Conchita Carpio Morales, who is retiring the same day. He beat Special Prosecutor Edilberto Sandoval and Private Lawyer Pelito Ramirez to the highly coveted post. "We have a new ombudsman. I signed the appointment of Justice Martires. He was strict in the Sandigan Bayan, but he is bright and he is a fair man." At alam ninyo, mga tol, sabi naman nitong si Martires, wala daw siyang utang na loob o kung ano mga malalim na relasyon dito kay Duterte at sa administrasyon nito. Pero bahala na po kayong humusga sa sasambitin po natin. Napakinggan ko po kay Attorney Claire Castro nung nakaraang live streaming niya na ito pong si Ombudsman, ayon sa balitang kanyang nireaksyonan, ay inimplement yung order po ng Malacanang to suspend and thereafter dismissing ito pong si Deputy Ombudsman niya noon na si Karandang. Kaya kung titingnan ninyo, parang sumunod sa utos at hindi naging independent ito pong si Ombudsman Martires. Kayo na po ang humusga sa pagkakataong yun, pero yun po yung katotohanan. Dinismiss at sinuspindi at dinismiss eventually si Karandang dahil po merong kautusan mula po sa Malacanang. Ang sinasabi lamang nitong si Ombudsman Martires ay ini-implement niya lang daw po yung batas. Di natin alam, ano? Kung yun ba talaga ang dahilan. Pero kung titingnan nyo pa ng mas malalim, ito po kasing si dating Deputy Ombudsman Karandang, siya po ang nagberifika doon po sa mga inilabas na ebidensya nito pong si Antonio Trillanes regarding po doon po sa mga bank statements ng mga Duterte. At initially, nakakuha po siya ng impormasyon mula po sa Anti-Money Laundering Council. At dahil po doon, nagalit ang Malacanang sa kanya at siya po ay sinuspinde, sinampahan ng kaso at sinuspinde. At kinalaunan, tinanggal po sa serbisyo. Kayo na po ang humusga sa pagkakataong iyon. Balikan po natin ang balita po na ito. "That this in violation of one, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, of any of the offenses in the revised penal code that is in relation to the Anti-Graft and Corrupt Practices Act." Ang pahayag ni Martires kasunod ng sinabi ni Justice Undersecretary Jess Andres na may kapangyarihan din ang ombudsman na disiplinahin at imbestigahan si VP Sara. Sabi ni Martires, kung ipipilit raw ni Andres na mag-imbestiga na rin ang ombudsman, "I would advise Yosek Andres to shut up." Yan. Ano ang sagot dyan ni Yosek Andres? Pakinggan po natin ang naging interview po sa kanya nito pong si Kabayan Noli De Castro. "Tuloy po, we will not shut up." Narinig ninyo, yung mga tatanga-tangang didisits, ang katuwiran daw nila, mataas daw ang ombudsman sa Department of Justice, kaya hindi daw po sasagutin ng ombudsman itong anang Department of Justice itong si ombudsman. Aba, nakakalimutan niyo yata na magkaiba po sila ng sangay ng gobyerno. Walang mataas sa kanila. Iba ang kanilang mandato sa isa't isa. Anak ng teting talaga, mga tanga talaga kayo, mga didisits kayo. Pero malinaw na sinagot nito pong si Yosek Andres, ang ombudsman na si Martires, "We will not shut up." Ulitin natin, ha? "Tuloy po, we will not shut up. We will stand up. Opo. Shut to fight for justice. Stand up. We will not shut up. We will stand up." Yan po ang pahayag nito pong si Yosek Andres. Reaksyonan po natin ngayon yung kabuuan ng interview na ito. Pakinggan po natin, mga tol. "Good evening, Kabayan, at magandang umaga sa lahat ng ating taga-subaybay." "Opo. Update lang sa investigasyon ng DOJ kay VP Sara Duterte. Tuloy-tuloy ba ito? At saka kay President Rodrigo Duterte?" Tuloy-tuloy po yan. Ang NBI po, kagaya ng nalalaman ng lahat, nagpadala na ng subpoena sa Vice Presidente at hindi po siya nakadalo doon sa unang pagkakataon. Ngunit humingi ho ang Vice Presidente ng rescheduling, pero medyo napakalayo ho, December 11. At kakaiba, mga tol, ito lamang yung suspect na
magde-demand sa ating law enforcement authorities na mag-provide daw ang ating otoridad, ang NBI specifically, ng advance questions. Kakaiba talaga ito si Sara Duterte. Iniimbestigahan, magpo-provide daw ng humingi ng advance question sa ating NBI. Naka-schedule po ngayon yung reschedule na yan sa December 11 or 12, ano? At tingnan natin kung ano po ang mangyayari kasi nagdadahilan lamang itong si Tambalustay eh. Dahil kinansela na nga ng ating House of Representatives yung kanilang hearing para magbigay daan sa mas mahabang panahon ni Sara Duterte na dumalo dyan sa NBI sa supwena na pinadala sa kanya. Ganun pa man, ginamit pa rin nitong si Tambalustay ito pong Congress at dinahilan na nagpe-preparo sila at doon sa hearing na yon kaya mas priority daw nila yon kaysa doon sa kinakaharap niya na reklamo diyan po sa o kinakaharap niyang imbestigasyon ng NBI kaugnay po ng pagbabanta niya na ginawa sa ating mahal na pangulo, sa ating unang ginang at sa ating speaker na si Martin Romualdez. So sasagutin po namin yan, either magse-set kami ng mas maaga or titingnan namin kung pwede rin yung December 11. Pero tuloy-tuloy ang imbestigasyon at marami kaming ibang tao rin pinapasabpina dahil meron na kaming paraan kung paano makuha yung mga posibleng relevant witnesses dito sa pagbabanta niya. Okay. So kahit to wala pa yung hearing dahil pinareschedule nga niya, tuloy-tuloy pa rin po ang investigasyon natin. Tama po yan. Marami po kaming iisyu na sabpina at yung mga tao po na yun, maaaring mapaaga ang pagpapatawag. Yun okay. Po hinihingi naman at, po. At kaugnay naman yan mga tol. Mamaya na natin ituloy po itong interview kay Jess Andres. Ang ating National Bureau of Investigation ay nag-iimbestiga na. Good morning po, Director. Patuloy na po itong nag-iimbestiga sa kabila po ng una, hindi po pagsipot nito pong si Sara Duterte o paghingi niya ng panibagong schedule sa supwena na ipinatawag ng NBI. Morning. Good morning, Manong Ted, sa mga nakikinig sa atin. Opo. Sir, pwede ho ba natin munang liwanagin? Ito pong subpinang ito, ano ho ba ang pinanghuhugutan nito? Meron na ho bang formal complaint laban dito po sa inyo pong inyong iniimbitahan na si VP Sara? Wala pong formal complaint pa sa na kaming natatanggap. Subalit, tulad po ng nasabi namin, ayon po sa aming batas, sa NBI law, na kapag ang isang bagay ay pertaining to assault or threat to the president down to the chief justice kasama po na media, kami ay should step in because primary jurisdiction po namin yung mga ganitong kaso. Ayun. So ibig sabihin po, kahit na po wala pang formal na reklamo na nang gagaling, in this case po sa presidente, sa first lady at sa house speaker, nagkukusa na po kayo. Opo, tama po yun. Tama po yun. Okay. So kapag ko ganito, sir, theoretically po, sino ho ang tatayo ditong complainant kung sakasakali? Pwede ho bang magkaroon ng complaint without a complainant executing his or her affidavit? NBI po ang tatayong complainant. Wala pong iniwan niyan, sir, sa ilang bawa. Nakatagpo ang police ng isang bangkay. Hindi namin alam kung sino kung sino yun at kung sino pumatay. Mag-iimbestiga po agad ng police ang NBI. Ganun po ang logical ano. Yun po ang pagkahalintulad nito. Pero hindi po, pero wala po namang wala po namang pagbabawal kung mismong ang pangulong mismo o ang first lady o house speaker ang mag-execute ng affidavit complaint. Wala po. At mas maganda nga po 'yun kung sila po ay mag-execute ng affidavit na ng complaint affidavit po. Opo. And then kung sa ito ho muna. So meron pong pagpapaliban dito po sa naturang supposed to be po imbitasyon kay VP Sara. Ito ho bang December 11 na inyo pong itinakdang imbitasyon ad testificandum ay huli na po ito kung sakasakali po o meron pa hong palugit na isa pa?
Depende po sa mangyayari sa December 11. Kung mayroong pasabi again si... Ano ba naman yan? Depende pa. Samantala si Ronel Mas, yung teacher, hindi man lang binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng ganyan na madinig ang kanyang panig. Agad inaresto, kinulong at sinampahan ng kaso. Para tuloy may kinikilingan ng batas, Judge Jaime Santiago eh. Pero sige, total sinasabi niyo po, parte ng due process yan na hindi ibinigay ng Duterte kay Ronel Mas. Tatalima muna kami ngayon sa inyong mga ginagawa dyan po sa NBI. But we are hoping na ito po ay dapat magresulta sa aktwal na pagkakaso kay Tambalustay. Si Vice President, justifiable ang reason niya sa paghindi pagdalo, maaaring pagbigyan pa uli namin. Subalit, kung dadating ang December 11, ni Ho, wala kaming matanggap, walang abogadong pumunta sa aming opisina, we will proceed with our investigation. Okay. And then, you will proceed sa inyo pong investigasyon, kumbaga, nag-wave na sa kanyang karapatan sa paunang imbitasyon, ito pong hindi pagsipot ni VP, kung sakasakali po, Justice. Opo. Opo, sir. Alam niyo po, dalawang bagay po ang gusto naming maimbestigahan, motu proprio. Mm-hmm. Una po, yung threat po niya kay Pangulong BBM, sa First Lady at sa Speaker. Pangalawa, yun pong threat na sinasabi niya sa media. Una po, wala pang formal complaint din na umaabot sa amin. But then, we will take cognizance of that complaint niya. Katulad din po nung isa. Muli po nating ipaalala kung ano po yung sinasabi nito pong si Judge Santiago, Director ng NBI. Ito po yun. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha, hanggang hindi mo mapatay sila. Okay, yan po. And then he said yes. Tuloy natin to. Dahil siya ay Vice President, ay katungkulan din po namin na protektahan at investigahan siya. Okay, opo. Yung pong binabanggit po ng kampo ni VP Sara, Judge, Director, na humihingi siya ng clear copy of the complaint filed against her. Ito bang sinasabi niyang clear copy ng complaint? Available na ba ito ngayon? Yes, sir. Nakahanda na po ang sulat namin at ngayong alas 12 ay mag-ipa-finalize namin at mapadala sa kanya. Napaka-demanding talaga, bakit no? Kami nag-iimbestiga on the threat doon sa... Grabe talaga itong pusit na to. Panahon ng tatay mo, hindi nyo ginawa yan kay Ronel Mas. May comparison tuloy ngayon, mga tol. Yung teacher, naaalala ninyo yun. Uulitin ko lamang po. Si Ronel Mas ay isang pangkaraniwang guro. Siya po ay nagbiro na siya ay magbibigay ng 50 million peso sa sino mang makakapatay kay Rodrigo Duterte. Walang due process na nangyari. Siya ay agad pinahanap, inaresto, kinulong at kinasuhan. Salamat na lamang dahil wala pong naging legal na basihan ang pag-aresto sa kanya, kaya eventually na-dismiss po yung kaso. Zoom meeting nila. Ganun po. Opo. Pero yun pong hinihingi niya ng mga advanced question ay hindi po namin maibibigay at hindi po talaga kami nagbibigay ng mga advanced question sa aming mga investigasyon. Maliban, alam niya na siyempre, tatanungin namin sino ba nagpe-threat sa kanya. Meron ba siyang identified na tao na nagpe-threat sa kanya? Meron ba tayong proof na nagpe-threat nga sa kanya yun? Doon naman sa threat niya sa presidente, maaaring tanungin namin siya, bakit niyo po nasabi ito? Sino po ba yung kausap yung tao na mag-assassinate sa presidente, sa first lady, at kay speaker? Ganun po ang basic na tanong. Opo. Sige po. So, ito pong clear copy ng complaint, as in NBI na po ang naglatag nitong mga complaint na ito,
at kayo ang tumata yung complainant. Tama po ba? Tama po yun. Na-i-transcribe po namin ang buong Zoom meeting niya with particular emphasis on that portion where nagsabi siya na pag siya namatay o siya napatay ay ipapapatay, dapat patayin din si BBM, si First Lady at si Speaker. At yung salita niya na no joke ito, no joke na twice, yung gano'n, yung portion po na yun, doon kami nagbibigay ng emphasis, kaya iniimbestigahan natin. Remember sir, this is involves national security, national interest, kaya po kami pumasok na. Kaya walang katotohanan yung sinasabi ni Sara Duterte na hindi po ito national security. Ang para sa kanya, sovereignty lang daw. At Filipino people ang pinag-uusapan. Nakakalimutan itong si Sara Duterte that the president is the father of the nation. Kapag ka pinagbantaan mo yan, pinagbantaan mo na ang lahat ng mga Pilipino. He is the one who is serving, leading the service to the Filipino people eh. Di ba? Napaka-basic lang naman sa logic noon. Ang problema, ginagaslight talaga nitong si Sara Duterte na porket nakapagsalita siya ng ganon, hindi dapat seryosohin at ito po ay hindi dapat ituring bilang isang national security. Tanging siya lang at mga supporter niya ang nagsasabi na yung pagbabanta na ginawa niya kay Pangulong Bongbong Marcos ay hindi po national security. At sinasabi rin nila, pati itong si Senator Bato de la Rosa, para lamang kampihan siya, na conditional threat daw po. Wala pong conditional threat na umiiral sa ating batas. Ako po ay hindi abogado, ako po ay isang criminologist at pinag-aralan po namin ang criminal law and jurisprudence. Nakapasa po ako sa board examination na may rank na number 1 at 92% ang grades ko dyan. Kaya I know what I am saying. At wala po tayong mababasa na conditional threat or whatsoever except for a grave threat, a light threat, and other forms of threat that is found or provided under the revised penal code. And kapag ka ang pagbabanta na ginawa mo is amounting to a crime, as such, sinabi nitong si Sara Duterte na ipapapatay niya si Pangulong Bongbong Marcos, and that is murder. Therefore, the logical conclusion is grave threat yung kanyang ginawa. At sinasabi nga po ng former president ng IBP, ayon sa kanyang legal na opinion, it could be an attempted stage of a murder. No? Yun naman ay kanyang appreciation. Pero sa ngayon, hindi po natin nakikita yon sa mga possible na cases na kaharapin ito pong si Sara Duterte, tulad po ng grave threat at saka ng paglabag sa Anti-Terrorism Act of 2020 on relation nga po doon sa kanyang sinambit na papatayin niya ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, sa mga nagtatanong, bakit naman Anti-Terrorism Act? Kasi alam po ninyo, kung babasahin po ninyo ang Republic Act 11479, the law provides for terrorism acts and any person na mag-threatened, any person rather to intend to kill, ng kahit sino at kahit sino nga, pero ang epekto nito is widespread fear or panic among the populace or to intimidate the government, maaari pong lumabag sa batas na yon. At malinaw naman po na kung illogical natin yung conclusion, ang ginawang pahayag po nitong si Sara Duterte truly intimidates the Marcos administration, kasi dahil po dyan, nag-heightened yung security ng Presidential Security Command at marami pong mga Pilipino ngayon ang nag-aalala para sa ating Pangulo sa kanyang kaligtasan at seguridad. Kaya kapag ka nangyari na yun po ang batas na maaring nilabag ni Sara Duterte, partikular ang Section 4,
delikado po siya sapagkat Section 4 provides for a penalty of life imprisonment at alam naman natin na ang bail is a constitutional right. However, if the penalty to be imposed is life imprisonment or reclusion perpetua and if the evidence of guilt is strong, bail should be denied. No? Maaring makulong itong si Sara Duterte pag nagkataon. Except kung Section 4 na Section 5 naman, syempre, lower ng 1 degree yung penalty at yun naman po ay bailable. Other than that, sa iba pang pagkakataon, pwede daw po siyang sampahan ng kasong, if ever, plunder, which is also punishable by reclusion perpetua. Oh, and if the evidence of guilt is strong, di siya makakapagpiyansa. Anyway, tuloy po natin ang pakikinig dito po kay Judge Santiago. Opo. Sa grave threats po, no, under our revised penal code naman, Judge, Director, klaro ho naman ang elements nito. Can you just educate us, please, kung mamarapatin nyo, sa Cyber Crime Prevention Act at maging sa Anti-Terrorism Act, ano ho mga elemento nito para natin masabi na pwede ho na ito pong... Na-preempt ko pala yung discussion nila. Pero baka mali ako. At syempre, ang dapat paniwalaan natin si Judge Santiago. Kaya pakinggan po natin. O, mga batas na ito ang maging basihan po ng dagdag na reklamo? Yung particular na kaso na isasampa namin sa kanya ay pag-aaralan po namin mabuti. Wala pa naman pala, no? Kaya ayaw ko nga mag-advance. Pero okay. Doon sa great threat po na sinasabi ninyo, simple lang po yun eh. Tinakot mo ang tao, may kondisyon o wala, dito po may kondisyon, pag siya'y namatay. But then, hindi po pinaparusahan yung kondisyon, kundi yung pananakot, yung act na pananakot. Parang ganun po yun eh. Mm-hmm. Opo, opo. Sige po. So, Director, ito lang po, presumption lang po ito. Kung sumipot man po o hindi, definitely po pagbabasehan po ninyo ang sagot ni VP Sara kung maghahain na po kayo talaga ng official complaint sa DOJ para po magsimula na din yung preliminary investigation. Ganun ho ba yun? Tama po. Kung anong po mag-gather namin, yung fact-finding namin, isasubmit po namin yan sa discretion ng prosecutor's office. Opo, opo. Para po sa kanila na pong disposisyon. Ano po? Opo. Opo. Ito ho bang sinasabi na umano ay posibleng ikaso kay VP Sara? Ito po ay jurisdiction ng DOJ at hindi po ng Ombudsman, Director? Yan po, medyo po. Pakinggan na natin ang tungkol po dyan kasi mas merong authority although judge itong si Santiago pero siyempre, underlings po siya sa Department of Justice ng undersecretary na si Jess Andres. Kaya si Jess Andres po ang pakinggan po natin tungkol po dyan. Ni Vice President na advance copy ng mga question, hindi po kasi normal yon. Kaya nga eh. Ang pinapaliwanag lang namin, dalawa po ang main topic ng investigation. Unang-una yung pagbabantayan, yung threat niya kay President Marcos, First Lady Liz Araneta Marcos, at kay Speaker Martin Romualdez. Yung mga binitawan po niyang salita dun sa isang video conference na interview na sinabi niya, no joke po ito. Napakaseryosong banta po yan, kaya tuloy-tuloy po ang investigasyon ng NBI at iba pong ahensya, kagaya na din po ang PNP at ibang intelligence agencies natin. Oh. Ngayon, yung pangalawa po, yung sinasabi naman niyang banta sa kanyang sarili. Mm-hmm. Dahil nasa poder din po ng NBI na mag-imbestiga when there is a national security threat that involves the president and the vice president. Opo. So alamin po natin yan. Kung ano po yung sinasabi niyang threat at kung nangyari po yan in the past, sana po ulit gather po yan o kinadaan po sa Presidential Security Command para ho talaga magkaroon kami din ng follow-up investigation para maprotektahan din doon ang Vice President. Si Pangulong Marcos ko ay nagsalita na
hindi daw importante o unimportant si BP Sara para i-impeach? Wala ho yung kaugnayan doon sa ginagawa niyong investigasyon ngayon? Ay, hindi po. Hindi. Eh, sa tingin ko po, yung rule... Bago natin pagpatuloy ang pakikinig sa kanila, dilinawin lang natin. The statement of our beloved President Bongbong Marcos intends to not protect Sara Duterte but to provide services para sa ating mga Pilipino. Ano? Kasi sa paniniwala ng ating Pangulo, in a larger scheme, Sara is unimportant, quote and quote po tayo dyan. And it will only distract the Congress sa pagbibigay po ng serbisyo para sa ating mga kababayang Pilipino. That is the intention of our president. Not to protect Sara, not because he is weak, not because he is afraid dito sa mga Duterte. Maganda ay layunin ng ating Pangulo, but sa party ko, I beg to disagree with that. I want Sara Duterte to be impeached for the sole reason na in an impeachment trial, whether it will result to conviction or not, the public will know those evidence that might be presented dito po kay Sara Duterte. Napapa-English ako. Pasensya na kayo kasi parang nasa klase lang tayo. Mas magiging malinaw talaga kung... Anyway, I will try na ipaliwanag sa inyo ng mas maliwanag. Ano? Ayaw po ng ating Pangulo na i-impeach si Sara dahil nga po hindi makakatulong ito, so to speak, sa taong bayan. Pero sa parte naman ng aking paniniwala, makakatulong ito kasi kapag ka wala na po tayong vice presidente, kapag ka ito eventually mag-result sa conviction, wala na pong maglulustay ng confidential funds or ng fondo ng bayan. At sa isang banda naman, kung hindi ito mag-result sa conviction, pero magkaroon ng public trial, makikita naman po natin ang isang katotohanan. At diyan natin malalaman ngayon kung sino yung mga kongresista na pwede ninyong iboto, kung sino yung mga senador na talagang alam po natin kung nakanino ang loyalty kapag sila'y bumoto, pabor or hindi pabor sa conviction ni Sara Duterte. Pwede nating maging basihan yon para po sa pagboto natin sa kanila sa hinaharap. Yon ang mahalaga sa akin ngayon. Pero syempre, meron ding mga nag-a-argue na baka nga matalo si Pangulong Bongbong Marcos, baka nga matalo sa impeachment at lalabas na weak si Pangulong Bongbong Marcos dahil mahina ang kanyang political standpoint na pagdating sa Senado, hindi niya pala hawak at hindi na-convict si Sara Duterte. Eh, wag natin kalilimutan na ang mga kongresista at mga senador ay mga taong gobyerno na separate ang authority sa ating ehekutibo. Meron nga tayong separations of powers eh. Diba? The executive branch of the government interprets or rather implement the law. The executive branch of the government legislate laws and the judiciary branch of the government interpret the law. Magkakaiba po yun. Nakikiusap lamang si Pangulong Bongbong Marcos para hindi ma-divert ang direksyon na ginagawa ng ating mga kongresista at mga senador sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Pero sa huli, sila ang masusunod. Huwag po nating sisihin si Pangulong Bongbong Marcos kung mahal niya talaga ang taong bayan at sinasabi niya ngayon na walang kahalagahan si Sara Duterte at hindi dapat ituloy ang impeachment. Ano? Anyway, balik po tayo dito po sa pinapakinggan po natin. Tanong ko lang po, ako po pabor sa impeachment. Ano pong tanong doon, Ricky Fernandez? Flo po, eh nakaatas po sa Department of Justice okay. Yung pangunahing tungkulin na mag-imbestiga at mag-prosecute ng criminal offenses. Yung sa impeachment po na binabanggit ni Pangulong Marcos ay political process po yun. Tama. Sa ating constitution. Tama po yan. At wala naman sinabi si Pangulong Bongbong Marcos na itigil ng ehekutibo ang ginagawang investigasyon kay Sara Duterte. In fact, sinabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, ang mga kriminal na pagtatangka ay kanyang papalagan. Ito na po ang ebidensya. Mga kaso
na naisampa na kay Sara Duterte at mga kaso pang isasampa pa sa kanya. No? The impeachment is a political process undertaken by the Congress. Criminal prosecution is judicial process undertaken by the executive branch of the government and eventually the judiciary branch of the government. Magkaiba po yun, mga tol. Pwede pong pagsabay yun ng dalawa. And to be honest with you, gusto ko yung dalawa parehas na seryosohin ng ating mga taong gobyerno. Constitution, kung saan narinig po natin na hindi siya masyado pabor doon sa impeachment. Opo. But with respect to the prosecution of the case at saka yung exacting of accountability, ituloy-tuloy po ang trabaho ng Department of Justice. Kaya nga, kabayan, nais ko rin sanang linawin. Ano? Oh. Kasi meron po kaming mga naririnig na komento na magte-take over na daw ang ombudsman sa kaso ng investigasyon. Correct. Na ginagawa ng Department of Justice. Opo, nagsalita po ang ombudsman yun. Shut up, Yusek Andres. Yan nga po, taken out of... Sabi nung mga tangang didishits na ilan mga nanonood dito sa atin, nabudol daw sa halagang 20 pesos. Pinangako ba ni Pangulong Bongbong Marcos ang 20 pesos na kilo ng bigas? Pero ang pagkakaalam ko, pinangako ni Rodrigo Duterte na lalabanan niya ang illegal na droga eh. Pero bakit ganon? Siya na nagsasabi na lalabanan niya ang illegal na droga eh siya mismo umamin na gumagamit ng illegal na droga. Panoorin po ninyo ito, mga tol. It's a killing activity. And I think my age, ako hindi masyado. Kasi nagmamariwana ako para para magising sa ibang pinakaya. It's a killing activity. And I think sobrang nakakahiya, binudol tayo ni Rodrigo Duterte. Kunyari galit sa droga, pero siya mismo gumagamit ng illegal na droga. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Top context po yun. Ang sabi ng po natin, ang pahayag po ni Ombudsman, mm-mm, they can take over the investigation of any case from any government agency at any state. I-address natin tong tanong ni Ricky Fernandez. Sabi niya, tanong lang po, ako po pabor sa impeachment. Kaya lang, when is the best time, ngayon or after election? Both. Both. Best time ngayon kasi we will know kung sino yung mga senador na maaaring kumampi kay Rodrigo Duterte at the same time, yung mga kongresista na maaaring kumampi rather kay Sara Duterte. At kung alam natin ang kampi nila, kasi meron diyang kunya-kunyari kumakampi kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Pero pag yan ay bumoto paboro para hindi impeach si Sara Duterte, eh alam na natin na ang loyalty nila nasa mga Duterte. Ngayon, after election, pwede naman yan. Ang ban lang naman ng impeachment ay isang taon. Kapag ka in-impeach si Sara Duterte ngayong taon na ito, edi maghintay tayo ng 2026. Pwede ulit siyang i-impeach kung hindi siya mako-convict ngayong 2025. Diba? Walang mawawala. Pero malaki ang makukuha po natin kapag ka natuloy ang impeachment. Kasi malalaman natin ang mga ebidensya, malalaman natin kung sino-sino ang mga loyal sa mga Duterte na mga politiko na hindi dapat nating iboto. Tuloy po tayo sa pakikinig dito. It's of the investigation. Ngunit, it refers po dun sa cases under their primary jurisdiction. Mm-hmm. At itong mga kaso po ng grave threat, sedition, anti-terror law, at iba pang mga offenses, wala po yan sa primary jurisdiction ng ombudsman. Ang primary jurisdiction po ng ombudsman, kasama dyan yung anti-graft, yung plunder, bribery, offenses po ng public officials. Diba, plunder? Ayaw mag-take over ng, ayaw mag-imbestiga ng ombudsman eh. Wala daw ginagawang mali si Sara Duterte. Sige, tingnan natin kung ano yung pilalabasan ng investigasyon ng House of Representatives kung yung ginawa ba ni Sara Duterte sa confidential funds na ipinagkatiwala sa kanila noong December 2022 na nagkakahalaga ng 125 million pesos confidential funds at saka yung kanilang confidential funds noong 2023 na nagkakahalaga ng 600 plus
million pesos ay nagamit nila sa tama ba o sa ibang paraan o binulsa nila. Pag nalaman natin binulsa nila yan na may mga ebidensya, plunder yan. Kasi plunder is stated under Republic Act 7080 at one of the elements of plunder is the accumulation of amassing of wealth amounting to at least 50 million pesos. And the involved amount dito sa pinag-uusapan po natin ay hindi lamang po 50 million pesos, kung hindi daang million po. So that is clearly plunder kung binulsa nila ang pera na yon. Kung hindi naman nila binulsa at ginamit po ito sa ibang kaparaanan other than what is stated for confidential fund, that is technical malversation and is punished under revised penal code. Kulong pa rin po ang nag-aantay sa kanila pang nagkataon. Kung nililinaw natin, everything that involves itong mga personal acts ng Vice President, wala po yan sa poder ng Ombudsman. Nasa DOJ yan. At tuloy-tuloy po, we will not shut up. We will stand up. Opo. Ulitin natin yun, ha? We will not shut up. We will stand up. Tuloy po, we will not shut up. We will stand up. Opo. To fight for justice. Stand up. We will stand up and we will fight for justice, accountability, and the rule of law. Tuloy-tuloy po ang investigation natin. Pero meron kasi yung mga nagpapalabas ng pahayag na o opinion na ang Vice President daw ay may immunity from suit. Anong ano bang istandya ng DOJ? Oo, gusto rin na. Natawa ako dito sa kasamahan natin. Tapuan, hindi na nga ako si Boy Kilkil, kundi sabi niya po sa inya at sa watin ng Dragon ng 3-6 months kasama ang korupsyon. Pero unfortunately, sila pala ang pinaka-drug lord at pinaka-buhay. Ay, hindi ba pangako yun? Anong tawag natin doon, tol? Pero sige, kung sa tingin mo hindi pangako yun, okay lang yun. Ano? Ang mahalaga, nagkakaisa tayo na dapat ang mga Duterte hindi pagkatiwalaan. Amin po, ipaliwanag yan na wala pong immunity from suit ang Vice Presidente. Okay. Ang mayroon lang pong total immunity from suit ay ang Pangulo, mm-hmm, and only during his term of office. So, okay, yung mga other impeachable... Nakakatawa talaga itong mga tangang didisits, eh. Ano? Ayokong patulan yung pangalan nung nagko-comment, eh, kasi magiging dalawa kaming tanga, pero i-address natin in general. Sabi nila, okay lang daw nakawin ng bilyon-bilyon. Hindi kailanman okay ang pagnakaw ng bilyon-bilyon. Kaya nga, kahit milyon lamang, hindi okay sa amin, eh, dahil parang mali yung ginawang paggasta ni Sara Duterte. Pero kung bilyones ang pag-uusapan, sabi nitong si dating Senador Dick Gordon sa kanilang opisyal na ginawang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa paggamit ng pondo ng gobyerno sa panahon ng pandemya, ang ninakaw na bilyones sa pondo ng bayan sa panahon ng pandemic ay nagkakahalaga po ng 12 billion pesos. At yan nangyari under Duterte administration na nagresulta ngayon sa kaso ni dating Secretary Francisco Duque at Undersecretary Attorney Lau. Alam niyo, kung kayo'y makikipag-argumento sa akin dito, samahan nyo ng ebidensya, hindi puro akusasyon kayo. Kasi lahat ng isinasagot namin sa inyo, ano yan eh, yan ay equipped with evidence. What I have said a while ago, makikita natin sa balita. Merong kasong kinakaharap si Duque. Merong kasong kinakaharap si Lau. Adik si Rodrigo Duterte. Napanood naman natin. Ulitin nga natin ito, mga tol. My age, ako hindi masyado. Kasi nagmamariwana ako para magising sa ibang... Hindi ito deepfake video, ah. Yan ay mismong pronouncement ni Rodrigo Duterte sa harapan pa ng mga kapwa niya public official. Nagmamariwana daw siya. Maraming salamat sa 1,782 watching from Facebook and YouTube. Hanggang dito na lamang. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.